Limang araw bago ang tinaguraang Battle of Brisbane sa Australia ay may pasaring si pambansang kamao Manny Pacquiao sa undefeated na si Jeff Horn. Narrative report ni Connie Siso. Hindi maitago ng ilang fans ang kanilang tuwa nang personal na makita ang ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao sa Brisbane, Australia. Gaya na lamang ng dalawang batang ito na may bitbit pang boxing gloves para ipa-autograph sa kanilang idolo. It feels happy because you just saw like a superstar. Hindi rin nagpahuli ang ilang Filipino-Australian na maagang gumising para makita si Pac-Man. Because he's a legend, right? Living legend. Just the chance to see him is just incredible. Walang sinasayang na oras ang fighting senator para sa nalalapit nilang laban ng undefeated Australian boxer na si Jeff Horn. Kanina, mahigit 6 na kilometro ang itinakbo ni Pacquiao paikot ng City Botanic Gardens. Oh, he's there. He's right there, 99%. We just got to hold him back and maintain where we are. Bukod pa rito, nagkaroon din ng media workout si Pacquiao sa PCYC Gym sa Suncorp Stadium. Present ang ilang miyembro ng Philippine at international media. Sa pangungunan ni na Coach Freddie Roach at conditioning coach Justin Fortune, nakatatlong rounds ng mitt si Pacquiao. Nag-shadow boxing din siya. Manny is a dedicated guy. His work ethic is great. Kahapon naman, sa huling sparring session ni Pac-Man para sa laban, naka-apat na round sila ng kanyang Australian sparring mate na si George Cambosos Jr. Pinagbawalan ng media na kunan ang huling sparring session ni Pacquiao. Pero sabi ni Cambosos, pihadong mahihirapan ang kababayan ng si Horn na talunin ang ating pambato. Manny's 100% ready to go for the fight. He's been there before, he's fought the best in the world, he's beaten the best in the world, and we worked very, very hard in this preparation, in this camp, and I have no doubt that he's going to get the job done on Sunday. Namataan din sa naturang gym ang CEO ng Top Rank Promotions sa si Bob Arum. Natanong siya tungkol sa sinabi ni Pacquiao kamakailan kaugnay ng pagtatapos ng kanyang kontrata sa Top Rank. Tapos na yung kontrata with Bob Arum? Yes. Okay, so are you planning to still continue with him or meron na kayong bagong plan? Wala nang problema kay Bob, maganda naman yung relationship namin. Oh, we have our contract goes through the middle part of 2018. Ayon kay Aro, may mga plano pa siyang laban para sa fighting senator sa mga susunod na taon. Pero sa ngayon daw, nakatutok muna siya sa bakbakang Pacquiao at Horn. It makes you feel proud to be associated with boxing. And the two competitors, two clean-cut people. One is a senator in the Philippines, and the other a former school teacher, family man, married his childhood sweetheart. So it's great for boxing. Si Horn, aminadong hindi pa raw saray sa atensyon. May record na 16 wins, 0 loss, 1 draw, at 11 knockouts ang 29-year-old na boksingero. I hope you've trained hard. I know he would have. He's an absolute legend. I've looked up to him in the past, but I'm hoping to change the guard and hopefully he'll be leaving here. He said he's not going to leave here without that world title, but I'm planning on him leaving, not a world champion anymore. How I train for this fight, I just focus for this fight and not thinking anything about the future fight. He's a teacher and also I'm a teacher in the ring, so... Samantala, di pa man natatapos ang laban ng Pacquiao Horn, hinahamon na agad ng American boxer na si Mikey Garcia ang ating pambansang kamao. Pero ayaw daw muna itong pag-usapan ni Pac-Man dahil focus siya sa kanilang laban ni Horn. Connie Season, GMA News.